light. I am looking for a guide to end the sleepless night, to live in endless life. For the absolute wellness, for the financial freedom, that's a global family. Say hi.
Hello, good morning, DXN. Once again, ito na naman ang inyong 3 o'clock habit. Nagbabalik dito po sa ating show na tawagin natin ay Real Talk. Dito po sa ating interactive live stream ng DXN Philippines official Facebook page. And bago tayo magsimula, batiin ko lang muna yung ating mga nanonood ngayon at nakatutok ngayong alas 3 ng hapon. Maraming salamat po sa pagtutok ninyo. Partner Florita Lastimosa. Alright. Pwede pa kay-comment kung mga taga-saan sila para naman ma-recognize natin. Alright. Nanonood din. Pri Emalinda Lustre Guido from Marilao, Bulacan. Hello po sa inyo. Hello din kay Tita Leti Sihion from Cebu. And Josephine Bolton. Hello from New Zealand. Hello po sa inyo. Ma'am Evangeline Beloria. Hello, nanonood din from Pangasinan. Good morning, watching from Cebu, si Edita Tapalia. Hello po sa inyo. Alright, maraming salamat po dun sa mga birthday greetings ninyo. Maraming salamat po. Kahapon po yun eh. Alright, at nanonood din from Zamboanga, si Chinchin Atilano. No? Hello Chinchin, hello sa iyo. Hello din kay Jaime Biato. Hello sa iyo, Jaime. So, lahat ng mga partner. Ayan, si Upline June Shop. No? Hello Kuya June, maraming salamat din sa inyong greetings. Alright, maraming salamat po. Thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagtutok. At ngayon mga kaibigan, bago natin, ayan, nako, binahana ng greetings. Maraming salamat po sa inyong mga pagbate. Si Bear Hoxie Gayak Lagilayan, nanonood daw from Kingdom of Saudi Arabia, KSA. Nanonood din from Laguna, si Cecil Cervantes Cortez. Hello po sa inyo. Alright, so ngayon mga partner, bago natin ito simulan itong ating interview for today, request lang sana ako, kung pwede po, pakishare muna po sa inyong mga wall, pakishare sa inyong mga group chat, sa mga business partner ninyo, ishare nyo po yung ating pag-uusapan ngayon, ishare nyo po yung ating live stream ngayon, at mas maganda, kung sama-sama tayo dito, kwentuhan tayo, let's make this interview interactive, you can drop your comments down below. Para na sa ganun eh, kung meron kayong mga katanungan na pwede nating ibato sa ating panauhin ngayon, eh mabati natin sila. O siyempre, nandiyan din si Tita Bing Noor na bumati din. Maraming salamat mo. Thank you po sa inyong greetings. More healthy years to celebrate. Thank you po. Si Jemmy Olila, hello po sa inyo. Nanonood from San Pedro, Laguna. Alright. O, from Bacolod din. Nanonood din mga taga Bacolod. Ayan, ako, miss ko na rin yung Bacolod, no? Isa yan sa mga huling lugar na pinuntahan ko bago nag-lockdown. Partner Aboy, ayan, Aboy Santos, hello po, Partner Aboy. Maraming salamat din po sa pagbate. Thank you sa lahat ng inyong greetings. Maraming salamat po. Thank you po at thank you for the love that you are sharing to me dito po sa ating live stream. Maraming salamat po. And mga partner, alam nyo po, ang bida natin talaga ngayon, hindi naman talaga ako po eh napag-utusan lang para maging host para sa ating programa para sa umagang ito. Eh syempre sa DXN, lagi naman talagang good morning, ano. So dito sa araw na to, ako po eh napag-utusan na maging host at ipakilala natin at syempre mas maganda eh tanungin natin, no? Kumbaga himayin natin kung ano yung pinagdaanan ng mga challenges and at the same time great achievements na na-achieve po ng ating bisita ngayon. And of course, ladies and gentlemen, bago natin tawagin yung ating bisita, pabatiin lang din natin ang ating area sales coordinator mula po South Luzon, walang iba kundi si Partner John John. Good morning, Partner Ryan. No? Good morning, everyone. From North Luzon, Metro Manila, South at Mindanao. Hello po sa inyong lahat dyan. Usually, Partner Ryan, no? Bago natin konting idea lang sa ating sa ating guest natin ngayon, no? Usually nagkakilala kami nito since 2012 at the same time nandiyan po ngayon siya sa Pampanga Service Center. Diyan lang kami unang kakilala. Napunta rin siya ng Baguio nung ako ay PIC sa Baguio at napunta ako ng Batangas. Nandun din siya. At ngayon, napunta rin ako ng Naga, nandito rin po siya, no? Ganyan po kasi pag ang ating leader na yan, no? Bago yan, syempre, batiin po natin muna yung mga madalas na lagi nating suki, no? Yung suki natin dito sa Interactive Livestream. Yan, nandiyan sila Tita Babe sa Costa. Okay. Ang kanyang partner, nanonood din, no? Si Miss Arlene Aguas.
Okay? At syempre, binabati ko rin po ang birthday na ang birthday sa araw na to, ang secretary ng Masinag Service Center sa pangunguna ni Miss Ann Usman, no? Siya po yung may birthday ngayon. At dito naman po sa Naga, okay, birthday po ng isa nating leader na si Tita Cynthia Saenz. Isa po siya sa pinaka matatag na leader dito. At syempre, ang mga taga-Kabuyaw, naka-tune in po sila. Okay, Service Center. Tita Luz Espino from Sariaya Quezon Service Center. Syempre, sila Sir Fred Valdez. Nakita ko, naka-tune in din. Tsaka sila Abelina Dilanto. Okay po. Marami pa pong iba, no? Hindi ko na po masyadong pahabain ang pag-greet natin. I hope na magiging exciting itong balitaktakan na to. Dahil kakaiba, kakaiba talaga, Partner Ryan. Ito yung isa sa pinaka matindi, no? Kumbaga sa, ano, na-amaze din ako sa story ng taong to, ng ating guest. Okay, back to you, Ryan, for your, ano, pakilala sa ating service, sa ating guest today. Actually, maganda na ito nga naging bisita natin, Partner John. Dahil sa totoo lang, kahit saan ka magpunta, bigla ka nalang magugulat, nandiyan siya, no? Punta ako ng South Luzon, nandun siya. Punta ako ng Norte, nandun din siya, no? Kahit saan ka magpunta. Eh ngayon, dito nga inabot sa Norte to. Kaya kaya dito ang interview. Alam mo, before I introduce, no, yun ang swerte natin talaga dito sa DXN because we do have service centers that can serve us anywhere in the Philippines. So, come to think of it, no, itong partner natin, madalas po nasa South Luzon, pero ngayon, inabot siya ngayon dito ng lockdown dito po sa area ng Pampanga, in which, hanggang ngayon, napagpapatuloy niya yung kanyang DXN business, tuloy-tuloy ang negosyo. At ngayon, ito po, ang ating bisita ngayon. Dati po siyang naging empleyado for 9 years ng isang bake shop, ng isang baking company. And for 9 years, syempre, nandun talaga yung pagnanasa niya na magkaroon ng sarili niyang negosyo, walang boss, walang amo. So, nag-start siya ng sarili niyang maliit na negosyo, naging vegetable vendor siya, nagtinda siya ng gulay. And from being a vegetable vendor, ladies and gentlemen, doon niya nakilala ngayon yung ating negosyo, yung DXN. At nung nakilala niya ang DXN, ito ang maganda kasi sa istorya niya. Consistent po na travel incentive qualifier yung ating bisita ngayon, mga partner, and one of the most sought after speaker po, lalo na dyan sa area ng Makati, sa may Kabuyaw, sa Laguna. And ladies and gentlemen, fresh na fresh, mula po sa service center ng Pampanga, sa San Fernando po, walang iba kundi ang ating senior star diamond, CRIS AGOT. CRIS! Hi! Good morning mga partner sa buong Pilipinas, sa iba't ibang tako ng bansa na nakikinig ngayon. Maraming salamat sa Diyos kasi alam niyo po ba, yung nagsimula yung live stream ito ay nakita ko, Partner Ryan, ikaw yung una at saka sa ating pinakamamahal na late Christian Rante at kasama si Dr. Kaagbay. Alam mo ba nung time na yon, sabi ko sa sarili ko, isang araw ako rin sasalang dyan sa live stream. Alam mo, yung sinabi ko na yon sa sarili ko, natuwa lang ako. Sabi, paano ko ba magagawa yun? Hindi naman ako active talaga. Tsaka sabi ko sa sarili ko. Pero sabi ko, isang araw, uupo talaga ako dyan. Kasi isa sa pangarap ko, yung naging mga tinatawag kong experience sa pag-DXN ko, ma-share ko ng maganda, pwedeng maging pulot ng mapulutan ng aral o kaya magkaroon ito ng magandang inspirasyon din sa iba. Alam mo, actually, agree ako dyan sa sinabi mo na yan, Partner Chris, because alam mo, sa panahon ngayon na lockdown, kung saan naka-contain tayo sa bahay, parang ang sarap-sarap i-share ng ating mga experience, ng knowledge, ng skill na meron tayo. Parang gusto mong ibahagi sa buong mundo. And that's the good thing about DXN because DXN gave us an opportunity na pwede natin itong ibahagi by creating this live stream. Kagaya niyan, at ikaw naman, alam ko, very excited ka to share your story, yung mga kwento. Pero bago natin simulan dyan, Chris, kamustahin ko lang muna dyan. Ano bang weather dyan ngayon sa Pampanga? Kamusta ang ating mga kabalin? Kamusta ang environment dyan? At mukhang marami kang kasama dyan, ah. Yung pagka-excited ko, siguro parang nadala ko rin sila sa excitement kasi
sinabi ko lang sa kanila, meron akong magandang natanggap na balita na ako daw ay sasalang sa live stream na ikukwento-kwento ko na. Pero ang totoo, nabalita aga ako, pero yung pagkakataon na yun, hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Basta, ang nararamdaman ko lang, masaya ako kasi sabi ko, ito na yung chance na sa panahon ng pandemic, hindi talaga lahat ng mga tao nagiging malakas . So, isa ako doon, yung mga unang linggo, hindi ko rin alam kung ano yung gagawin ko, pero nag-pray ako sa Lord. Sabi ko, Lord, itong pagkakataon na to, naniniwala ako na nagbibigay ka lang sa amin ng para mas lubos mo kaming mailapit sa iyo sa panahon ng pandemic. Pero naniniwala rin ako na itong pandemic, mayroong magandang-magandang pwedeng maituro sa bawat isa sa atin. At ang isa sa pinakamaganda, mga bagay na hindi ko alam, nagawa ko. Hindi ako marunong mag-live stream, hindi ako marunong mag-online na recruiting or sponsoring. Hindi ako marunong makipag-usap sa iba't ibang mga bansa, mga lahi na kung saan. Ako, patry-try lang naman . Ganun lang naman yung ginagawa ko. Until dumating yung time na yung palang patry-try na nagiging habit. At yung magandang bunga, nagkaroon ako ng maraming mga bagong member sa iba't ibang bansa na hindi ko inaasahan talaga, partner. Oh, correct ka dyan. Ano? So, pero bago tayo mapunta muna sa sitwasyon natin ngayon, Chris, mas maganda kasi syempre naku-curious yung mga bagong member ng DXN. Paano ba nagsimula ang isang Chris Agot sa kanyang journey of success dito sa DXN? Paano ka nag-start dito sa business natin? Kailan okay. At paano? Alam niyo po, yung pagdating ko, pagpasok ko sa DXN, hindi po yun, hindi po yun masasabi ko na talagang pinangarap ko na pumasok sa mga iba pang kumpanya. Kasi noong time na yun, ako nagninegosyo na po ako sa palengke. Kumbaga, kumikita rin ako. Kaya lang, dumating yung time na nagkaroon ng problema yung kalusugan ko. Okay, so yung kalusugan ko that time, kasi alam niyo naman tayo, kahit noong panahon ng pagninegosyo, kailangan talaga naka-focus ka sa sarili mong negosyo. So during that time, ang negosyo sa palengke, no, sa mga meron pong negosyo sa palengke, alam ko, makaka-relate kayo sa naging situation ko rin sa buhay, na gumigising ng madaling araw, nagbubukas ng mga palengke, ng tindahan, pagkatapos, marami na ng customer, tapos yung pagkain ko noon, nagkakaroon talaga ng, hindi siya on time. Then, yung pahinga, konti lang, tapos sa hapon, magbubukas ulit sa pagkatapos ng palengke time, pupunta ako ng Divisoria. Ayan, ako, batang Divisoria din ako, partner. Yung loob ng Divisoria, lahat ng yan, nagalugad ko yan, kakahanap ng paninda. So, noon pa lang po, bugbog na yung katawan ko sa talagang paghahanap buhay. At ang hirap nung pagninegosyo ng ganun, kasi kapag wala kang mabiling kalakal, wala kang maititinda. So, inaabot ako ng madaling araw sa Divisoria. Until one day, ito yung dumating na hindi ko inaasahan. No? So, tayo kasi, kapag ka talagang gusto nating kumita, hindi natin nakita kagad yung disiplina, lalo sa sarili, sa pangkalusugan. So, ang nangyari nung time na yun, nagkaroon ako ng problema. Nagkasakit ako at inabot ako doon mismo sa tindahan ko na naramdaman ko yung sobrang sakit ng sikura ko, nakasama yung sa likod. So, dumating sa punto na nag-collapse na ako, hindi ko na kinaya, kaya ginagawa nila ako sa ospital. So, normal, pagdating sa ospital, hindi matreat ng maayos hanggang sa nailipat from Mandaluyong Medical City Hospital, nailipat ako sa Philippine General City Hospital or PGH sa Manila. So after my confinement, umabot ako ng 3 months ata noon ang nangyari, ang sabi sa akin doon ng doktor nung tumagal, sabi nila sa akin, nagkaroon kasi ng problema yung aking pancreas. Then nagkaroon ng mga tinatawag natin yung damay-damay o
yung aking bato, nagkaroon ng problema noon, nagkaroon ng mass kidney. So kung alam niyo yung mass kidney, ito yung nagkaroon ng bukod, yung left lungs ko, ay left kidney. Then, nagka-found out din na nagkakaroon din ako ng pagkakaroon ng watery o yung pagtubig sa baga. So, sa madalit salita, yung sakit komplikado. Ang nangyari ng pagkukomplikado ko na yun, dumating yung point na dahil sa matindi yung sitwasyon ko noong time na yun, yung doktor ko, yung specialista na nanggaling sa Amerika, sinabi niya sa akin, kailangan daw operahan yung mass o yung bukod doon sa kidney ko. And that time, nire-record nila ako ng 300,000, I think. Parang ganun kalaki yun. Na wala naman ako talagang maiproduce ng time na yun. So ang ginawa ko, tinanong ko yung doktor, sabi ko, Dok, kung ano po ba yung assurance if ever na mangutang yung pamilya ko para lang po matustusan yung 300,000 na yun, at kung sakaling ako ay mag-undergo ng operasyon, ano po yung pwedeng i-assure naman sa akin na ako ay magiging okay? Eh, ang sabi nila sa akin, yung wala kaming pwedeng maibigay ng assurance, basta ito lang po yung protocol, kailangan tanggalin po yung mass o yung bukod dun sa kidney ko. So ang ginawa ko nung time na yun, kung walang assurance, eh, sabi ko, okay lang po ba na umuwi na lang ako kasi wala na akong budget para sa pagpapospital. Sabi ng doktor, kung talagang gusto mong umuwi, kailangan pumirma ka ng waiver. So ako po bilang isang breadwinner sa family that time, wala akong choice kundi kailangan. Sabi ko, mabuhay ako, humapa pa yung buhay ko, magkaroon pa ako ng... Kasi may pangarap ako sa buhay, ang tao na talagang nabubuhay sa pangarap. Eh. Yun ang pinaka-importante sa akin. And then, nung time na yun, sa bago ako lumabas, tinapot ako ng doktor. Ang sabi ng doktor sa akin, alam nyo ba? Sabi niya sa akin, alam mo, Chris, kung ako sa'yo, samantalahin mo na may lakas ka pa, mag-prepare ka sa bahay mo ng mga, kung ano yung mga gusto mong maging bisita. Kasi, ba, na-found out sa aming pinaka-diagnose na mukhang na hindi ka na abutin ng mga less than 1 year. Kasi yung komplikasyon sa loob ng katawan mo, since ayaw mo mag-opera, so siguro antay-antay ka na lang mga 6 months. Yung doktor, ganun magsalita. Ako, dead ma lang eh. Kumbaga, para sa akin, medyo, sabi ko eh, yung pwedeng magsalita sa akin nun, yung Diyos lang. Sabi ko, Dok, salamat. Kasi sinabi mo sa akin kung ano yung nagiging pinaka kailangan kong gawin. So umuwi ako ng time na yun. Pag-uwi ko sa bahay, alam mo yung depressed ng isang taong walang pag-asa, hopeless case ba? So despite of ginawa naman ng family ko rin yung lahat, pero yung pagiging frank ng doktor, doon ako naging parang yung nagbigay na ako sa sarili ko ng determination, ha? Hindi pwede to eh. Sabi ko eh, kailangan lumaban ako. Yung buhay ko, sabi ko, ako rin ang pwedeng gumawa para ma-recover ko to. So I have faith in God. Nasabi ko sa kanya, Lord, bigyan mo ako ng magandang sign o opportunity na pwede pa ako mabuhay ng matagal and I will serve to you. Sabi ko. Then, dumano sa akin yung aking pinsan, si Raymundo Agot. Actually, siya yung naging sponsor ko, isa siyang INC. So, sabi niya sa akin, daladala yung RGGL30. Sabi niya, itry mo to. Sabi niya. So, knowing that time po, specialista yung humawak sa akin, tapos pinapakita sa akin yung mga RGGL30. Sabi kong ganun, ayoko na lang magsalita, pero nakalagay sa utak ko, binibentahan niya ako. So, minsan, ganun na yung negative ng utak ng tao. Nag-iisip na ako na mamamatay na ako, bibentahan pa ako ng pinsan ko. So, kasi minsan mahirap pag close mind yung utak ng tao, lalo na kapag kami sakit. Hindi niya tinitingnan yung mga oportunidad. Dati, ganun ako. Ngayon, ako naman, naalala ko bigla yung sinabi ko. Sabi ko, baka yung prayer ko, eto na yon, baka may dumating, ito yun. Kaya lang, ang malaking problema ko, nung tinignan ko yung RGGL, hindi ko siya alam
hindi ko na, ang nakita ko yung kabuti, yung parang, alam nyo ba yung, parang nakita ko yung mukha ng awan. Sabi ko sa sarili ko, lalong, hindi kaya mas madali ang buhay ko nito. Ganon po ako ka-negative, ganon po ako ka-katindi mag-disclaim ng ating product. Kaya sabi ko sa sarili ko na lang nun, wala naman sigurong mawawala kung itatry. So nung tinry ko po siya, binuksan ko, natakot pa rin ako. Ang ginawa ko, tinignan ko yung address ng ating product, and that time, nandun pa tayo sa may Jollibee, sa Ortigas. No. So pagdating ko po doon, umakyat ako, ang napakaganda pong balita doon, ang daming tao, masaya, tapos meron pong mga na along the highway, nag-i-enjoy sila doon sa kwentuhan, may kape. Kasi hinanap ko po yung address para alamin ko, ano ba yung DXN product, ano ba yung RGTN. So pag-akyat ko sa taas, during that time, meron tayong isang speaker doon na, if I am not mistaken, na parang siya yata noon dati si Dr. Ka, Dr. Delyagi. Oh, Delyagi. Opo, ganun. Alam mo, mabiro si Dr. Delyagi, pero hindi ko sila kilala at wala akong kilala sa taas ng head office ng DXN. Basta ako umakyat, hinahanap ko eh. Yung kinakailangan kasi eh, ma-convince ako para inumin ko yung binigay sa akin. Kasi mahirap akong kumbinsin. Unang-una po yung nag-introduce sa akin, isang radio technician. Tinanong ko siya, ilang buwan ka na ba dito sa DXN? Isang buwan pa lang. Isa pong radio technician. Ibig ko pong sabihin, okay, sige, believe ako sa'yo, kaya mong gawin yung lahat pagdating sa electronics, pero buhay ko to. So, nandun pa naman yung doubt na naman. So, sabi ko sa kanya, ganito na lang muna, hintayin mo na lang ako kung ano naman yung pagbabago. Kasi bago po umalis, tinanong ako kung ano daw yung mararamdaman ko. Marami siyang tanong. Pero nung time na nandun ako sa head office, nagdi-discuss si doctor. Sabi ko nung time na yun, bakit kaya sabi ko, ang daming tao, tapos nagdi-discuss ng kalusugan, may narinig ako sa likod, power, tatawa sila ng malakas. Kasi alam niyo po yung dinidiscuss doon, kaya ako napaupo. Ang lakas ng sinabi ni Dr. Delyage, sabi niya, alam niyo ba, nakapag kayo ay napatunayan na ng dahil sa DXN product, kayo ay namatay, sabi niya. Napakaganda po kasi si DXN hindi magpapabaya kasi meron tayong product liability assurance. Yun. Tapos diniscuss niya, kinonvert niya yung pwedeng makuha ng isang taong naging cost ay ang product. Sabi niya, ito po, 2 million Malaysian ringgit during that time pa po yun, ano, na kung i-convert natin, 26 million pesos. Partner, dun po, na hindi ko naramdamang may sakit ako ang narinig ko yung 26 million peso. Sabi ko, ito pala, pag dito pala ako namatay, sabi ko, biglang yaman yung pamilya ko. Yun po yung nagpakumbinsin ng utak ko, hindi po yung lahat ng mga nakikita ko doon. Kaya ang ginawa ko nung time na yun, dali-dali po ako, na nag-decide, sabi ko, ito yun. Sabi ni Dr. Delyagi, kailangan lang po, dapat member po kayo sa DXN. Hindi po ako member. Kaya nabentahan po ako. So, ibig sabihin, dapat member ka ng DXN. So, nakita ko na naman yung dapat member ako. Tinawagan ko si kuya ko, sa kuya, yung product meron ako, member ba ako? Sabi niya, hindi ka member, bumili ka lang sa akin. Bakit? Isosoli mo ba? Hindi, sabi ko, kailangan ko palang mag-member. Tapos sabi po nung pinsan ko, sige, hintayin mo ko dyan, pupunta na ako dyan. Hindi kuya, kasi kailangan ngayon na ako mag-member. Mag-aalas 8 na ng gabi, baka masaraduan ako. Pagdating ko sa baba, mga tao makatingin sa akin. Pumunta ako sa counter, that was siguro mga 10 years ago na. Sabi ni Ma'am Marie Chris noon, anong gagawin mo po? Magpapamember. O sige, sinong sponsor mo? Yun. Nung narinig ko yung sponsor, ano pa yung sponsor? So, yung sponsor pala, yung tao na nag-invite sa'yo or nag-introduce sa'yo ng product. Wala ako noon eh. Sino pa nagbigay sa'yo ng product? Yung pinsan ko. Sabi niya, sorry po, kasi wala pa yung pinsan ko dito. So, sabi nung nasa counter, balik na lang po kay bukas ng umaga. So, bumalik ako kayo ng bukasan. Kinabukasan po, kaya ako nagpa-member ng DXN. Nakatatak sa utak ko yung 26 million na Malaysian
British Assurance. Tapos yung tinatawag natin na sabi ko, pagka ito pala na nainom ko, automatic, talagang yayaman yung pamilya ko. Ang tagal-tagal ko na nagpapakahirap. Hindi ko talaga nabigyan ng magandang buhay yung family ko noon. Although na nasusuportahan ko yung pangangailangan, pero iba talaga yung pangarap. Kaya ang ginawa ko nung time na yon, nagpa-member po ako sa DXN para lang po ma-connect ko po yung sarili ko sa system ni DXN. Ano man yung mangyari sa akin, at least member ako. So to make the story short, umuwi ako ng bahay. Pagdating ko sa bahay, alam niyo po, hindi ko alam yung narinig ko na pwede akong yumaman, na matagal ko nang hinahanap sa buhay ko yun. Yun po yung katotohanan eh. Tapos sabi ko sa sarili ko nun, kaya lang paano yun eh, mamamatay ako pero yayaman yung pamilya ko, dapat pakinabangan ko. Sabi ko, Lord, tama ba yung gagawin ko? Kasi po, tayo, nakadesign tayo pag gumagamit po tayo ng mga gamot. Nakadesign tayo sa mga tinatawag na side effect, overdose. So, na-implant ko na sa utak ko na kapag itong 30 capsules ng RG at 30 capsules ng GL, pag ininom ko, automatic ihintayin ko na lang bumula ang bibig ko. So, alam niyo po, gumawa ko na ng alam niyo yung sulat, no? Anong tawag ba doon? Yung last will and testament. Last will. Yan, partner, last will. Gumawa ako. Kasi unang-una, sabi ko sa sarili ko, kinakailangan meron talagang tumanggap ng 26 million. So, gumawa ko ng last will. Kasi naka-program na yung utak ko na iinumin ko siya. So gumawa, uminom ako ng product. Nung pag-inom ko ng product ng RGGL, 30 capsules pair. Partner, hinihintay kong bumula yung bibig ko eh. Sabi ko, tatlong oras na hindi bumubula. Apat na oras na, hintay ako. Naka 24 oras ako, alam niyo yung pakiramdam ko. Parang kinakailangan, gumawa ako, magwalis ako, maglahat ako. Hinihintay kong bumula, hindi ako... Tatlong araw ako, partner, na hindi natutulog. Tatlong araw akong pakiramdam ko. Ang lakas ko, hanap ako lagi ng pagkain. Parang hindi ako napapagod. Parang baliktad yata yung ini-expect ko. Ah. Sabi ko, curiosity, ano ba talaga to? Kaya bumalik ako doon sa opisina. Kasi napahiya pa ako sa sarili ko. Pinunit ko po yung last will ko eh. Punit ko nung last will ko, sabi ko, hindi yata totoo yung overdose. Kasi bakit buhay pa ako? So pagbalik ko doon sa head office, mas naunawaan ko kung ano yung kahalagahan ng ating produkto. Sabi ko, ito lang pala. Sabi ko, ang laki ng ginastos namin sa ospital. Nagkaroon pa ako ng utang, pauutangin pa ako ng doktor para sa operasyon. Alam niyo po, naisip ko sa sarili ko, yung pamangkin ko na nagsisisyor, sabi ko, baka makatulong din to. Hindi ko iniisip yung, wala akong iniisip na negosyo, etc. Ang iniisip ko lang, may nagawa sa akin. Tapos nakita ko po, pagbalik ko doon sa head office, bumili ako para doon sa pamangkin ko. Pagbalik ko doon, may nakita ko may cheque. Pumapaypay yung cheque, no? Noong mga time na yon, may nakita sa akin. Bakit po kayo nagkaka-cheque? Tinong isa sa akin, mag-DXN ka kasi. Siyempre, alam niyo po yung salitang, hindi ako familiar. Oo, sige, salamat. Tinanong ko sa kabila, bakit kayo nagkaka-cheque? Kasi gumamit ako ng product. May sakit din ako. Pag gumamit ako ng product, pag nagbenta ako ng product, may pambili na ako ng sariling product. Partner, mga idea, alam niyo po ba? Yung mga idea na hindi ko alam kung ano yung pinasok ko. Pero isa lang ang gusto kong gawin sa mga panahon na yon. Dahil wala na akong pera, narinig ko yung sinabi ng katabi ko na kung gusto mo, magbenta ka para pag nagkaroon ka ng tubo, makabili ka ng RGGL mo ulit. So pagbalik ko sa bahay, hindi ko na naiisip yung sakit ko. Ang naiisip ko, yung mga kapitbahay ko na yung isang kapitbahay ko, kaibigan ko, si Josie Mima, yung anak niya, may butas ang puso, 9 years old. Opo, noong time yung sinabi ko lang sa kanila, Mare, sabi ko, partner, gamitin mo yung product ng DXN, bumili ka. Kasi wala kang 150,000 para i-opera yan. Try lang. Tapos sabi nung tatay, hindi ko pwedeng ibigay sa anak ko yan. Kinakailangan ako muna. Bakit? Ano bang problema mo? Eh kasi dumalabo yung paningin ko. Siyempre yung tatay, inunan niyo muna yung sarili niya bago yung anak mo. So ang ginawa niya, noong time na yon, sinubukan niya rin.
nung pasubok, partner, nakakaipon ako ng pagbili ng RGGN. Kaya lang, hindi ko naman alam kung paano ko talaga inumin ng RGGN. Eh, ang iniisip ko lang dapat makabili ako ng RGGN 30, inisip ko yung RGGN, isang inom ko talaga araw-araw. So, masyadong mahal. Kaya ang ginawa ko, nagbenta, wala pa akong kamalay-malay, nagbebenta lang ako. Inisip ko lang na masuportahan ko lang that time yung pangangailangan ko. Tapos yun, Chris, nung nasubukan mo na magbenta, bumibili ka personal, syempre, alam mo, are you aware na nakakaipong ka na rin ng puntos ng mga panahon na yun? Nung pong time na yun, wala akong naiintindihan sa puntos. Ang alam ko lang, bumibili ako. Kailangan ko yung produkto. Ang alam ko lang, kailangan kong magbenta. Kasi kung hindi ako magbebenta, wala akong pambili ng DXN product. Ah, okay. Tapos nung nakita mo na pagkatapos na, syempre, tumutubo ka kapag nagbebenta, ano, nakakaipong ka ng puntos, magkano yung naging bonus mo nun, yung hindi mo inaasahan? Nung pong unang bonus ko is 60 pesos, 59 pa nga po yun, kasi mayroon pang nakita ko, 59 point something, parang na-round off ko sa 60. Mm-hmm. Alam mo yun, laking panghihinayang ko nun kasi hindi ko naman kasi talaga alam. So, nung nakita ko yung pangalan ko, naka-cheque, nahiya ako eh. Kaya yung ginawa ko sa cheque ko, ginanyan ko sa ilalim ng, hindi yata totoo, sabi ko. Baka pampalubag loob lang to para lalo akong, wala talaga po akong idea sa DXN. Sa networking, kasi DXN is my first time networking company. Wala po akong alam sa bonus, sa cheque, wala akong alam dyan. So, yung naging journey mo, no? At actually, yun nga yung sinasabi mo kanina, ang naging dahilan talaga kung bakit ka na-involved sa business na to, basically is because dahil talaga sa health problem mo. So, yes. After ilang months, nung naramdaman mo na mayroon ng improvement sa katawan mo, na gumagana na yung produkto? Nung mga nakaka-2 months na ako, nararamdaman ko yung lagi akong nagpapawis. Yung mga reaction ng katawan ko sa normal na pagdudumi, yung talagang dumi ako ng dumi. Pagkatapos na naramdaman ko yung lahat ng parang sobrang pananakit ng kabuuan ng katawan ko, nawala siya. Yung pagiging curious ko pa rin sa nararamdaman ko, yun yung nagbibigay sa akin ng nagtitrigger sa akin para mas lalo ko siyang ibenta kasi yung curiosity ko, gusto ko, anong mangyayari kapag yung isang taong to napainom ko? Anong nangyayari kapag isang taong to napainom ko? Mga pamilya ko, kapatid ko, nanay ko, nagba-blood pressure siya dati ng 200 over 120. Nung napainom ko siya ng product, sa awa po ng Diyos, ngayon po, 76 years old po siya, DXN product. Ngayon po, nung time na yun na nagawa ko yun, yung mother ko, ngayong 76 siya, ang blood pressure niya is 120 over 80. So, marami akong mga nabigyan ng produkto na yung pong mga tao na may mga problema sa baga, may mga... Lahat po, alam nyo, nung time na yun, sabi ko baka naman tsamba lang to. Meron akong nabigyan ng produkto na may problema sa puso. Siyempre, pinagbabawal yung kape. Ako nung time na yun, habang tumatagal, nai-enjoy ko yung tumatawag sa akin, repeat order. Hindi man ako marunong magtanong-tanong kung anong nangyayari. Basta ang alam ko, kasi nag-order, repeat order, maganda yung produkto. Until pumapasok na sa utak ko na bakit hindi ko to tingnan sa opisina kung ano ba talaga si DXN. Tapos then, Chris, kailan ka nagsimula na mag-build na ng team mo? Or sila ba na lang may mga customer mo rin na in the long run, nag-decide na lang din sila to register as your member? Nung nag-start ako mag-build ng network, kasama ko yung brother ko, no, si Renz, na, kumbaga, mas nauna niya sa akin na intindihan ng network. So nakita niya yung produkto sa akin, sa anak niya na merong epileptic, tapos sa mother ko na nag-high blood, sa mga kapitbahay ko, doon sa bata na may butas ang puso, no? Alam niyo po ba? Hindi na po na-operahan nun. Yung batang may butas ang puso, 90s. So nakita, doon ako mas bumilib.
Kasi yung mga sakit-sakit ng ulo, normal na. Pero talaga po, nakaligtas yung mag-asawa na yun na hindi na maoperahan yung bata. Nung mga time na yun, opo, sabi ko sa sarili ko, Lord, sabi ko sa iyo noon, buhayin mo lang ako, I will be your servant, kahit hindi po direkta sa iyo, sa mga tao. So lalo ako na-inspire, nung isang araw po, pagpa-x-ray nung bata, yung doktor sa PGH, nagtaka sa magulang, wala na po tayong ooperahin, na-close na po yung all heart ng puso po ng bata, anak niyo, sarado na. So tumakbo sa akin si Josie Mimay, umiiyak, sabi niya, Chris, sabi niya, salamat sa iyo, totoo pala yung sinabi mo, na yung anak ko, hindi ko nadadalhin sa ospital para magpa-opera. Pero ang totoo po nun, para mabentahan ko lang sila eh. Pero wala pa talaga akong idea, ano ba talaga yung pwedeng gawin. Pero I'd like to praise God. Kasi yung believe ko lang sa Diyos, Lord, yung pong binigaw ko ng product, hindi ko po alam. Kayo na lang po yung bahalang magpagaling. Ganun lang ako palagi. Kasi sa mga nagsisimula, sa mga beginner natin, alam nyo po, yung puhunan ko, yung lakas ng loob ko lang. Wala po akong kaalam-alam talaga sa mga produkto. Ang alam ko lang, nangyari sa akin maganda, kaya sinishare ko lang siya. Then, pumapasok partner yung time. Nakatanggap ako ng cheque 2-5. Cheque, nung nakaraan na yun. Nung nakatanggap ako ng cheque, siguro po yun, nakatanggap ako 2-5, ano po, after 1 year. Kasi po, puro benta ako. Yung pagpapamember, sila na yung bahalang nagmember. Kaya kung tinatanong mo sa akin yung kailan ako nag-start mag-build ng network, nung natanggap ko yung 2-5, bakit may 2-5? Bakit may 2-5? Ano ang pwedeng ibigay sa akin kung aalamin ko ano ba talaga yung DXN? Doon po ako unang nakinik ng business opportunity meeting. Whereas ang nagbi-business opportunity meeting noon, yung mga magagaling din natin na speaker. So nung narinig ko po yun, sabi ko sa sarili ko, parang Lord, lahat ng pabor binigay mo sa akin. Kasi kaya ako nagkasakit, sobrang trabaho, sobrang sakripisyo. Pero yung binibigay mo sa akin ngayon, Lord, pakiramdam ko, jackpot ako eh. Kasi meron akong naunawaan about network marketing, about law of leverage. Correct. Alam mo, actually, napakaganda ng kinakwento mo, Chris, no? Kasi siyempre, marami tayong mga business partner. O minsan, pag may recruit sila, parang gusto kagad nilang gawing networker, eh. Kumbaga, gusto kagad nila mag-recruit ka, mag-build ka, no? Pero iba-iba talaga yung journey ng tao, kagaya ng sarili mong journey. According to you, Chris, di ba, 1 year, more on direct selling ka lang hanggang sa after 1 year, you've come to realize, you've come into your senses na why not build my organization? Why not build my network? Tama, no? So, kaya yung mga nanonood natin, mga partners ngayon, minsan may mga downline ka na nag-e-enjoy silang magbenta, nag-e-enjoy talaga sila na mag-do sa retail profit nila, supportahan mo pa rin sila. Kasi in the long run, after a while, sa kanila marirealize yung power ng network marketing, yung power ng organization building, kagaya ng naging journey ng ating bisita ngayon, si partner Chris Agot. No? So, ito pa maganda nito, Chris. Ano? Siyempre, nung nagsimula ka ng mag-network, tapos siyempre nakapag-build ka na ng network, on the benefit of time, gusto ko lang malaman, Chris, ano yung mga masasabi mo na mga major achievements mo nung nagsisimula ka ng mag-build ng network, tapos dun sa panahon na dumating na dun na mag-decide ka na I think it's about time na gawin ko na yung DXN full-time? Yung mga first and foremost talaga po, yung pinaka, alam ko, masasabi kong greatest achievement is my health. Number 1 po yan. Kasi nung talagang gumanda yung pakiramdam ko, at masasabi kong after kasi nung time na yun na 1 year, may pera ako, natanggap ko yung 2-5. Punta ako ng hospital, partner. Kasi nagpa-laboratory ako. Nagpa-ultrasound ako ng kidney ko. Partner, I'd like to thanks God talaga, partner. Kasi alam niyo yung doktor na nag-a-assist sa akin noon, siya pa rin yung doktor ko sa OPD. Nakita niyo po yung result ko, yung mass kidney, nawala po yun. Nawala yun eh. Tapos, sabi niya sa sarili ko, anong ginawa mo? Hindi ko po alam kung anong ginawa ko. Basta meron lang akong produktong ininom,
pumasok lang po ako doon sa pagkakataon na sinubukan ko naman po yung alternative. Kasi kayo po yung nagsabi sa akin na wala na akong pag-asa eh. Pero ako po yung tipo ng tao na fighter, gusto ko mabuhay. So, kaya ginawa ko, naghanap ako ng alternative. Sa mga hopeless case, huwag kayo mawawala ng pag-asa. Kasi mayroon talagang magagandang product ng DXN. Kaya talaga natin siyang ipagmalaki at makakatulong ng malaki. So, nung time na yon, masarap sa pakiramdam yung maraming yung mga nagpapasalamat kasi gumaling sila. Marami yung mga tao na walang hanap buhay, paunti-unti. Sabi ko, hindi ako magaling, hindi ako networker. Pero kailangan ko itong aralin kasi gusto kong magturo. Gusto kong yung mga taong na ipapasok ko, magkaroon din sila ng magandang resulta sa buhay. So, yung mga time na yon, nakakabili na ako ng tawag dito, yung mga bulto-bulto ng product. So, nagsisimula ako sa ganun. Hanggang sa ginawa ko nun, bumalik ako sa palengke kasi meron na akong puhunan na pumapasok yung DXN. Pero hindi na ako masaya sa palengke. Hindi na ako masaya sa buhay ko dati. Eh kasama ko yung parents ko noon. Dati buhay pa yung tatay ko tsaka yung nanay ko. Tapos isang araw talagang ipinag-pray ko sa Lord. Lord, ito yung oras na hinihingi ko sa inyo yung gabay. Gusto kong i-full-time yung DXN. Pero yung tindahan ko, paano? Alam niyo po, partner, kinabukasan po talagang kinausap ko yung parents ko na full-time ako sa DXN. Kasi ang the only way lang naman is halos hindi rin ganun kaganda yung kita. Lagi rin ako may utang nun. So yung utang ko hindi talaga nawawala sa isang negosyante, sa palengke. Umiikot-ikot lang. Nakita ko yung disadvantage. Sabi ko, dito uli ako mamamatay. So kinakailangan, ang gagawin ko ngayon, mag-desisyon talaga ako sa buhay. Kaya po nung time na yon, ang father ko at ang nanay ko, hindi lang sila nagsasalita, pero hindi rin nila nauintindihan ng DXN. Basta sabi ko sa sarili ko, pa, decision ko naman to eh. Hindi ko to gagawin para sa sarili ko, para sa inyo to. So yung po palengkit, total po, na-close ko yun. Kinlose ko yung aking business. Nag-start pa ako sa isang bag na kape, 21 grams natin that time. Ang unang-unang opisina pong napuntahan ko noon. So very thankful po ako. I am so much grateful that time that I met one of my great mentor and mother, our late Madam Lulu Santos. Ma'am Lulu Santos, thank you very much. I love you so much, ma'am. Noong time na yun, isang bag na kape ang pinagsimulan ko sa pag-DXN. Tapos po nung pumasok ako noon, pag nabenta ko, kahit malayo, babalik ako kay Ma'am Lulu para bumili ng isang kape. Kasi noong time required, kinakailangan mag 3,000. Pumasok na ako sa mundo ng network partner. Hindi ko alam kung anong gagawin. The only thing that I know is, meron akong naunawaan at alam ko, kapag ginawa ko, mababago yung buhay ko. Pero I need to listen. Kailangan makinig ako doon sa nagiging guide ko, mentor ko. So dapat first week ng month, that time, mag 3,000 points ako. So sabi ko, kaya ko naman yan, balik ako, pero wala talaga akong kapera-pera na. Alam nyo, sabi ko sa sarili ko, itong hawak ko na isang bag, darating to, mga hundreds na to, libo-libo na to, marami to. Pagpapasok ako sa loob ng opisina ni Ma'am Lulu, si Ma'am Lulu, tinitingnan niya ako noon, kahit pawis na pawis, bibili ako isang bag, balik. Pagbalik, hapon na, nakakaapat na bag ako, puro retail, retail ng retail, sa may Guadalupe, kahit saan-saan. Ang ginagawa ko, babalik ako kay Ma'am Lulu. Pagdating ko doon, magtatangalian lang ako ng kung anong meron akong dala-dala. Tapos, yung kape ni Ma'am Lulu, hindi ko makalimutan yun. Sobrang sarap. Mula sa isang... Kala ko, sabi ko, si Ma'am Lulu, nung time na yun, di niya ako pinapansin kasi di niya ako kilala. Pero nagtataka ako, pagpapasok ako, panay siya ng tingin sa akin. Yung pala, pinag-ino-observe na yung ginagawa ko. So hindi ako nakaramdam noon ng awa sa sarili ko. Pagod nararamdaman ko, nagsimula na ako. Pagod ako ng pagod, pero mas naunawaan ko yung naiintindihan ko sa business opportunity meeting.
Sabi ko, tutan, sanay ako magbenta. And then, finally po, nakita ko yung sarili ko na nai-enjoy ko siya kasi umaattend ako ng mga seminar. Marami tayong magagaling na speaker sa DXN. Nakakapagtanggal sila ng pagod mula alas 7 ng gabi hanggang alas 9, inaabot. Yun lang yung time para umaattend ako ng seminar. Hindi ko na ini-expect yung ano yung dadatnan ko sa bahay kasi wala naman akong dadatnan. Wala na ako eh. Ang ini-expect ko lang palagi sa sarili ko, itong ginagawa ko ngayon, meron itong magandang kapupuntahan. Alam ko, naniniwala ako. Yung nagsasalita sa harap, ako rin yan isang araw. Yung kumikita ng 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, isang araw, akin din yan. So dumating nga yung time na kumita ka nga ng mga sinasabi mo. Pagkatapos nakasama ka na sa travel incentive ng DXN, paano mo may explain yung pakiramdam nung dumating ka na dun sa point na eto, narating ko na? Eto po, ako kasi yung tipo ng tao walang tinatago sa sarili. It's my first time may experience ko sumakay ng eroplano. Nung sumakay ng eroplano, nag-travel po tayo that time, partner. Nakasama po kita noon sa Malaysia. So, meron tayong mga tinatawag pa noon na mga team, red team, ganyan, blue team, green team, ayan, kung naalala mo yan. So first time sumakay ako ng eroplano, sabi ko, naiyak ako dito kasi sabi ko, kung ako nagtitinda sa palengke, hindi ko ito mararanasan. Oo nga. Ito po yung maganda. Kasi po, yung partner ko, ito po, eh, talagang real talk, ano? Real talk. Yung partner ko, si Arlene Aguas, alam niyo po, isa sa pinakamasarap. Nakasama ko rin siya sa travel. Nagkabadi po kami doon sa Malaysia, sa hotel. Hindi ko po ini-expect yung DXN. Mararanasan ko rin. Akala ko, si pinapanood-panood ko lang noon si Jerry Rica Blanca. Inaranasan ko rin yung matulog sa 6-star hotel. Ako po yung isang dating negosyante sa palengke. Pero kung nasa palengke po ko, hindi ko mararanasan ng sumakay sa eroplano, magkaroon ako ng time na mapasyalan ko po yung pinakamagagandang lugar doon sa Malaysia, ma-attendan ko kasi, yung anniversary ng DXN po noon sa Putrajaya Convention Center. Tama, kasi kung imagine mo kung ikaw nasa palengke, isang linggo kang magbabakasyon, hindi po pwede yan kapag taong palengke ka kasi isang linggo, sigurado yung mga suki mo naglipatan na yan, 'di ba? So mahirap talaga 'yan, no? Mahirap talaga. So alam mo, napakaganda ng kwento mo, Chris, no? So anong na-achieve mo ngayon yung ganong level naman, no, nung success, ano? Meron ka mga naranasan mga challenges, marami kang naranasan mga pagsubok. Gusto ko lang sanang himayin doon sa mga business partner natin na nanonood yung journey mo. Bago tayo magpunta sa isang maikling break, ano, magbe-break muna tayo, Chris, ano, no. At gusto ko lang makita ninyo mga partner sa kwento ni Chris na nagsimula talaga siya, makikita mo, good product. Maganda yung produktong pinaliwanag sa kanya. Pagkatapos siya mismo inaral niya yung negosyo, siya mismo inaral niya muna yung produkto. Hindi lang siya naniwala dun sa salita ng taong nagkwento sa kanya ng produkto. Pumunta siya mismo sa head office, nakinig siya ng seminar, ng training. Nung nakita niya, alam niyo, gusto ko ma-obserbahan to ng mga member, especially yung mga laging nasa service center. Ano sabi ni Chris kanina? Pagpunta ko ng head office sa Ortigas, parang ang sasaya ng mga tao. Masasaya yung mga tao, di ba? So in which, ang mga service center natin, mas maganda talaga kung pupunta kayo sa service center, puro positive lang yung kinakwento natin sa mga member, puro masasayang kwento lang, di ba? So lahat naman kasi may mga challenge. Kaya pag pumunta kayo sa service center, huwag mo nang bit-bitin yung challenge. Ang gawin mo sa lahat ng problema na nararanasan mo pag pumunta ka sa service center para mag-purchase, para makinig ng seminar, kung po pwede nang makinig ng seminar, kagaya ng ginawa ni Chris, humigop lang kayo ng mainit na tasa ng kape ng DXN. Tanggal lahat ng mga problema ninyo. Tama ba ako, Chris? Tama so, eh. Oo. So nakita natin mga partner, nung nakita ni Chris na naging maganda yung epekto ng produkto sa kanya, ang unang-una niyang inisip, hindi siya nag-isip na tipong sino kaya yung mga taong pagkakakitaan ko. Hindi yun eh. Ang nasa isip ni Chris, ano sabi niya, ang unang-unang pumasok sa akin yung pamangkin ko na may, na nagsisisure. Tama?
Another thing, sabi niyo, Dokto, dapat ganun talaga yung puso ang isip ng isang DXN distributor para maging effective tayo in doing the business. At isa sa mga binigyan din ng ating bisita ngayon, ano sabi niya? Kapag napapagod siya, pupunta siya ng head office, makikinig siya sa mga speaker ng DXN. Alam niyo mga partner, napakaswerte natin. Kahit sa kabila ng pandemya na nararanasan natin, ng lockdown natin, DXN is still providing us inspirational speaker. Kagaya po ng bisita natin ngayon, yung pakikinig mo pala ngayon kay Chris, ako sigurado ko, Chris, merong nanonood ngayon, naiiyak din kasama mo. At ako naniniwala din na yung nararanasan mo mga pagsubok, challenges, on your early days doing the business, nakikinig din yung tao na yon. At yung tao na yon, malamang, one of these days, kagaya rin ng excitement na pinakikita mo ngayon, partner Chris, yung saya na naranasan mo nung na-experience mo mag-travel, na kumita ng malaki because of this business, of our DXN business, panigurado yung tao na yon will have the same roller coaster ride of emotion kapareho ng naranasan mo, Chris. At Chris, bago natin ituloy ang ating kwentuhan, ha, marami pa tayong pag-uusapan. Bigyan lang natin ng konting oras yung ating area sales coordinator from South Luzon para sa ating konting marketing update. Partner John John. Alright. Ayan. Para sa ating marketing update from our area sales coordinator, partner John John from South Luzon. Sir John John, nakamute po kayo. Good morning, partner Ray. Napaganda ng story, napaganda ng journey, no? Para talagang action, partner, oh. Sino ba yung action star sa Pampanga? Nandyan siya, eh. Parang dun niya yata nakuha, eh, no? Okay, no? Okay, si Dito Lapid, yan na lang. Sabihin ko na lang, no? Okay, no? Bago tayo mag-update, pakita muna natin yung mga update video natin sa ating technical. Pasuyin naman po ng ating mga video for Odok Points, Odok, and Korean Cosmetics. So, technical. Ano ang pwede mong gawin sa 52 pesos mo? Alam mo ba na pwede ka nang makatulong sa 1 milyong batang nagugutom sa buong mundo? Paano? Sa tulong ng programang ito ng DXN at ang ating CEO, Datok Dr. Lim Xiaojin. DXN $1 for one child. Sa tulong ng INSAM. Mag-fill up lang ng authorization of bonus deduction form na maaari mo rin makita sa iyong e-world. Minimum of $1 per distributor. $1 is equal to 52 pesos. 1 peso is equal to 1 odok point. Makakatanggap rin ng e-certificate katunayan ng iyong pagsali. Ang odok or $1 for one child ay pondong may ipon na pwedeng magamit bilang discount bukod pa sa 10% discount na makukuha mo sa ating 100% redemption program sa mga sumusunod na produkto ng DXN tulad ng Package 1, DXN Kimono and DXN 4ES 30 Capsule, Package 2, DXN Reishi Mushroom Powder 70 grams and DXN Bee Pollen. Maaaring sumali sa programang ito simula July 1 hanggang December 31, 2020. At ang iyong naipong odok point ay pwede mong magamit hanggang January 31, 2021. Ano pang iniintay nyo mga partner? Sugod na sa pinakamalapit na service center or DXN branches sa inyong lugar!
Okay, no? Mga partner, yung sa mga hindi pa nakapag-donate dun sa ating ODOC, yung tinatawag nating $1, one child, available pa po yan. Sa mga wala pong form, no, pwede po tayo mag-donate sa ating e-word. Hanggang December 31 pa po yan. At ang ating Korean Cosmetics, no, ito po yung napakaganda sa ating company, no? Yung Korea, yung DXN products natin for inside, okay, meron din tayo for outside. Ito po yung mga beauty care products natin. Isa na rin po dyan ang Korean Cosmetics. Okay, another update po for this coming activity this month, for the month of September. Okay, introductory price, offering for new Korean cosmetics series. Okay. Yan po yung introductory price natin, yung DXN Miracle Life with Some series. Ang total amount na lang po niya for distributor's price is 9,456. At ang PB niya, 3,700. Automatic maintain na po tayo dito, no? Ibig sabihin, kung diamond tayo, is qualified na po tayo. Next. Okay. DXN Gym Pure Series, sa introductory price niya is 14,295. At may PB po siya na 5,745. Okay. At ang DXN Gym Pure Mask, introductory price, 1,100. At ang PB po niya is 440. Okay. DXN Cacao Essential Mask, 666 ang introductory price niya at 270 PB. Okay, DXN Tea Tree Essential Mask, introductory price is 666 at ang total PB niya ay 270. Okay. This coming September 10, Icing on the Cake exclusive, no? Our guest speaker, Manny Pormaran, Executive Senior Star Diamond. Okay, another interactive live stream, business talk. Ito po ay ating si Garin po ito from Batangas, no? Ang ating Service Center Director and Directress, Senior Star Diamond, Mr. Pedrito and Ana Valdez from Lemery, Batangas. Yan, abangan po natin yan. Okay. DXN Life means leadership, inspirational faith, empowerment. For our guest speaker, Romualdo Flosius, our Crown Diamond at Service Center Director from Cabuyao on September 12, Saturday at 3 p.m. Abangan din po natin yan. Okay, another inspirational talk is coming September 15. Ito po, isa sa mga pambato ng DXN Naga, no? Isa rin po siyang breed, no? Ng DXN Naga, ang newly promoted Star Diamond on February. Miss Condino, okay? Another her success stories, no? From international speaker, ang Crown Ambassador Idelia Garcia on September 13, 2020. And September 14, Sunday at 9 a.m. and 10 a.m. Bangan din po natin yan from Mexico. Okay, another real talk. Reynante Morales, Senior Store Diamond. Abangan din po natin yan on September 16. Okay, exclusive. Another exclusive. Icing on the cake. With guest speaker, Executive Double Diamond, Mr. Manny Grimfula. Ayan po, abangan po natin on September 17. Okay, another international guest speaker po natin, no? September 20 and September 21. Crown Ambassador from DXN Peru,
leadership for a changing world, Mr. Fedro Apasa. Abangan din po natin yan at 9 a.m. and 10 a.m. in the morning. Okay, another inspirational talk, no, from on September 22, Manuel Sevilla, Executive Double Diamond, okay? Next. Okay, another real talk again, no? Abangan po natin on live stream, September 23, Mr. Baltasar Castor, DXN, Star Diamond po siya. Abangan din po natin yan on Wednesday at 3 o'clock, have it. Okay, at home kayo dito, no? Ito po, no? This coming September 24th, Thursday at 3 p.m., abangan po natin ang ating Crown Diamond, Miss Mary Big Flocious. Parang ikot lang po tayo dito sa bahay po ng ating guest. Next. Okay. Boost your income as a starter. For September 19, Saturday at 2 p.m., Antonino Orsini, Executive Star Diamond. Okay, magpalista na po tayo. Available po ang slot natin para sa ating mga activity na to. Next. Okay, meron pa. Technical. For our activity this September. Okay, no? Update ko na lang po, no? For South Luzon, no? Top 10 service center South Luzon based on sales. Ang top 10, ito po yung ating guest. Isa sa mga guests natin this coming September 11. Ang Lemery Batangas. Okay. Top 9, Santa Rosa Laguna Service Center under by Director Ms. Delia Flocius. Montalban Service Center for top 8 under by Ms. Alma Agna. For our top 7, Solsogon Service Center for our Service Center Director Belma Pelsmina. At ang Masinag Service Center for the top 5 under by Miss Mirna Ivina. At ang top 4, Kaintas Service Center under by Miss Sinaida Agito. At ang top 3, no, usually nag-stay po siya sa top 3 for last 2 months, ang ating Service Center Director Miss Myran Naga, ang silang service center. At ang top 2, no? Still top 2, ang Kabuyao Service Center for our Service Center Director Crown Diamond Miss Maribig Procius. At ang top 1 ay ang Imus Service Center under by Mrs. Steph Fagyan. Okay? Bago natin tapos ito, binabati ko pa muna pala ang aking mga sales and training department sa pangunguna ni Mr. Mel Moya. Okay, ni Sir Dennis Delira, Miss Julia Tugano, at Ma'am Joanne Nicolas, nandiyan po pala sa head office. At ang ating mga ASC in different area from North Luzon, IB De Guzman, at ang ating Visayas, si Mr. June Antonio, at ang Mindanao, Mr. Alan Ricaport, siyempre ang ating isa sa mga nag-handle ng Metro Manila, si Michelle Curralde. Siyempre, binabati ko rin po ang buong South Luzon area at ang Mindanao, pati na rin ang Visayas at ang North Luzon, pati na rin ang Metro Manila. Back to you, Father Ryan. Medyo umaba na po ata ang aking binabati. At ituloy na po natin ang baliktaktakan, no, sa ating guest for today.
Alright, maraming salamat, partner John John, sa iyong marketing update. Actually, okay lang naman lumabayan dahil napakaganda naman ng mga sinishare mong inputs dahil yan ay kailangan naman ng ating mga distributor. So, keep in mind mga partner, para mabantayan ninyo at lagi kayong ma-alerto kung meron po tayong live stream, pakiclick lang po yung like button, pakipollow po yung ating page at ilagay nyo po yung notification para sigurado na basta't meron po tayong live stream, mag-notify po sa inyo, mag-message sa inyo yung Facebook na naka-open po yung ating live stream para lagi kayo updated sa ating mga activity. Maraming salamat, partner John John, sa iyong update. At syempre, mga partner. Alright, maraming salamat din. Thank you. Alright, oy, maraming salamat ulit ha, sa mga bumate. Ha. At alam mo, bago natin, tuwagin ko ulit muna si partner CRIS. Ha. Thank you, Sir John John. Alright. Okay. So, alam mo, sabi ng mga partner natin na CRIS, oh, sabi ni Karen Binya Salonga, sabi niya, yes po, hanap-hanapin talaga natin yung mga taong pwedeng tulungan kasi yung kitaan susunod yan. Congratulations, partner CRIS. Ito malupit. CRIS, ha, binabati ka. Ni Crown Ambassador, Mark Quinn Lopez, sabi niya, good morning everyone. Maraming salamat, CRIS. Thank you, CRIS, for sharing your experience. At syempre, speaking of partner Mark Quinn Lopez, pakisabi sa mga sa downline ni partner Mark Quinn dyan sa Pampanga, huwag mo na silang maingay. At naririnig yung boses nila. Pakisabi, bawas muna ng sounds. Alright, okay lang. Okay. Siguro alam mo na sila. Kasi alam mo, actually, bago kami nag-start, sinabi ni partner CRIS sa akin, natin yung mga downline ni partner Mark Quinn, downline ni partner Money, no, marami pang mga distributor naka-base din ngayon sa Pampanga. Anyway, so sabi naman ni Rowena, alam mo yung kakalakas ng loob. Una muna talaga yung tulong at pag-ipin yung kitaan dahil ibibigay talaga yan. Thank you, DXN Management. I'm sorry, before we proceed with our interview, Sir John, I don't know kung saan galing yung parang may sounds. Pakimute nga po yung mic muna sa inyo. Alright, on your end. Alright, okay. Thank you. Alright, sabi niya talaga, ang galing talaga ng iyong karanasan, Coach CRIS, nakakagigil talagang rumatsyada, sabi nila. Naku, grabe CRIS, no? Oh, sabi pa ni partner Aboy Santos, maraming salamat sa pagbanggit mo ng pasasalamat kay Mami CRIS, really appreciate talaga, no? So, yung anak ni Tita Lulu, si partner Aboy, oh, alam mo, actually, marami natulungan si Tita Lulu Santos, no? Sa lahat ng mga distributor ng DXN, especially yung mga nagbe-base diyan talaga sa service center nila prior. No, so ngayon yung service center din ng Tungko, nandiyan din, bumabati din. All right. Okay. Oy, lahat ng mga nagigreet po ng belated happy birthday, maraming salamat po sa inyo. At nakakataba po talaga ng puso ang inyong mga greetings. No, hindi ko na isa-isahin, sobrang dami po ng greetings. Anyway, so let's proceed naman partner CRIS on your experience nung ikaw ginagawa mo tong DXN. Syempre ikaw na experience mo yung employment, ano? Kasi alam mo sa network marketing, especially lalo na rito sa DXN, sabi ng marami, ito raw business na to is dominated basically karamihan daw male group, mga lalaki, no? How can you become competitive sa ganitong, basta sabi nila na parang maraming mga lalaki na nagiging successful, no? Tapos si partner CRIS, paano mo masasabi, paano mo maikukumpara no na experience mo yung employment at na experience mo yung mag-DXN pagdating sa gender equality? Okay. So, alam mo, partner Ryan, yung tanong ko, napakaganda. Kasi, minsan, ito po yung lagi nating gumugulo sa isip natin, yung gender, yung equality. Ako kasi, para sa akin, ito na, experience. Naranasan ko. Pumupunta ako sa mga area na para iano kang produkto. Alam mo yung pag tinignan ka mula ulo hanggang baba? Di ba? So una, masakit. Hindi ko alam kung paano ko i-cop up yung sarili ko. Kaya nang, ang tagal ko nang naranasan sa buhay yung mahirap, laging sakto lang, laging makaraos lang, sabi ko, nung mga time na yon, hindi ko nararanasan yung discrimination kasi yun yung nararanasan ko lang na parang wala akong pangarap, parang wala akong ganito. Nung naranasan ko yung discrimination, binag-aralan ko yung sarili ko.
doon ako lalong umattend ng mga training. Pinasabi ng mga training noon, kailangan partner, i-master mo yung emotion. Hindi mo hinahanap yung pagkain mo araw-araw dito. Ang hinahanap mo, yung pangarap mo eh. Sabi niya eh. So, alam mo, isa sa gusto ko personally, pagpasalamat sa'yo. Isa ka rin sa tinignan ko dati na nung umaattend ako ng training, team building, napaka-importante yung training. No? Doon, natanggal yung iya ko. Doon ko napaglabanan yung sarili ko. Training ng team building, ng mga panahon na sana dumating yung time na may balik yung mga ganun. Kasi marami talagang tao ngayon. Imbalance yung kanilang mga emotions. So yun, malaking tulong sa akin yung training. Tapos, nakikita ko kung paano pag-adjust ng emotion ko, improving, parang ganun. Then pag lumabas na ako, nung time na yun, nung after my training, doon ko naramdaman yung sarili ko. Kapag tinignan ako mula ulo hanggang paa, tapos titignan ako, tapos kung ano-ano, magbubulungan, kasi keso ganun, ganyan, alam mo na, I should always wear my smile. Mm-hmm. Smile lang ako sa kanila. Pagkatapos, sabi ko sa kanila, okay, so maraming salamat sa inyo kasi ngayong araw na to, I learned ng napakagandang lesson. And I believe bukas maganda uli yung lesson ko. Until dumating yung time na, teka nga muna, yung discrimination na ito eh, hindi ito makakatulong sa akin para magkaroon ako ng magandang result sa DXN. Ay, so ang ginawa ko, may mindset ko yung sarili ko eh. Sabi ko sa sarili ko, nag-DXN ako para sa kalusugan ko, para kumita ng pera. Ito po, masasabi ko po sa inyo. Dito ko sinabi na yung negosyo, wala naman itong gender eh. Business has no gender. It is how you deal to grow your business. Ito yung paano mo i-grow. Paano ka makipag-deal sa tao. So, na-break yung discrimination kasi inaral ko ano pa talaga yung paano ka pa talaga makitungo sa tao. At hindi yan napukuha ng ikaw lang. Kinakailangan mo talagang makinig. Kinakailangan mong i-develop yung sarili mo, makinig ka ng training, huwag kang magmarunong, di ba? So yung marami tayong leader dito, pag sinabi ng upline, mag 3,000 points ka, bakit ako mag 3,000 points? Ikikit, lalaki yung check-in ng upline. Mali eh, napakamalang. Mm-hmm. So yung discrimination sa akin, nabura yun. And now I can say, ako to, walang pwedeng mag-discriminate sa akin. Correct. Nobody can discriminate. Sa DXN, I thankful ako, no discrimination. At yun yung ano eh. Yes, totoo yan. Yun yung advantage natin sa DXN kasi sa totoo, we are very gender neutral and at the same time, yun nga, walang discrimination. It doesn't matter kasi at the end of the day, you will be promoting good quality products for all people, sa lahat ng tao, people from all walks of life. Tama di ba, Chris? Yes po. So ang maganda nito, partner Chris, no? I just want to give emphasis, especially those who are watching right now, na ang DXN po is very open sa lahat po ng gender and sexual preference because this opportunity po is for everybody. At ito ba, Chris, palagay mo, kung halimbawang kunyari isang tao sasali sa DXN na member ng LGBT community, ito bang negosyo na to? Do you think they will prosper? They will succeed in this business? Just like what you did? More than what you are saying is actually power ng mga LGBT. Yan lang masasabi ko. Kasi they are so much creative. Masyado silang creative. Sa negosyo natin, ang pagiging creativity mo, dito ka lalaki yung income. Correct. Huwag ka sumunod ng sumunod. Kinakailangan yung inner creativity mo, ilabas mo to dito sa DXN at magsasucceed ka dito. Alright. So maraming salamat, Chris. No? At bago natin tatapusin, Chris, ano, meron akong tatanong sa iyo yung final message mo para sa ating mga manunood ngayon. And sana, yun nga, batiin mo na mamaya yung mga gusto mong batiin. Ha? Gather your thoughts. Pero bago yan, may nakalimutan lang sana. Sanding sandaling sandali lang. Bigyan natin ng opportunity ng konting update si Sir John John
Pero bago yan, Chris, ngayon pa lang isipin mo na yung mga listahan ng babatiin mo dyan. Ha? Tsaka okay. yung final message para sa ating mga bisita, para yes, sa ating mga viewers. Partner John, pasok ka na. Ayan, okay, si Partner John. Go ahead. At nakamute yung mic mo, Sir John. Ayan. Okay, thank you, Partner Ray. No, medyo naputol pala yung ano natin kanina pag-update, no? Because nagkaroon ng technicalities. Okay, technically, ituloy natin ang ating update for the other update this coming activity, okay? For September 26, exclusive training po, no? Executive Senior Crown Diamond ang ating guest speaker Saturday at 2 p.m. Abangan po natin yan. Ang ano lang po yan ay 3,000 PB at 1 odd points. Still available pa po ang mga slot natin. Pwede pa po tayo maglista in sa ating mga area sales coordinator in different area. Next. Okay. Another inspirational talk, no? For September 29, interactive live stream. Ang ating guest, Star Diamond, Mr. Ryan Macawili. Next. Add activity. Nako, mukhang nagkakaproblema na naman ng ating technical team. Mukhang nagkaroon na naman sila ng konting problema pagdating sa kanilang connection. Alright. Okay na. Alright. Okay. Sige. Okay. So, we will now proceed with the partner Chris sa kanyang final message para sa ating mga business partner na nanonood. Maraming salamat, Sir John. Kahit nagkakaroon ng konting technical difficulty, nagawa mo naman in a very effective way in delivering your update. At ngayon, balikan natin si partner Chris. Partner Chris. Alright. Admin, pakipasok na yung ating bisita. Ayan, si partner Chris. Alright. So, ayan. Oh, Chris. Alright. Ano yung gusto mong message doon sa yung naging sa mga nanonood on your journey, on your success dito sa DXN? At syempre, yan, yung mga gusto mong i-greet. Go ahead, the floor is yours. So, salamat sa at least itong sa pagkakataon na to, makapag-share din ako kahit papaano ng konti. Ayon sa kung ano yung bakit ba talaga ako nag-DXN at nawa maging inspiring din yung ating story. So, ako po yung masasabi ko lang, lalo sa panahon ng pandemic, ano po. Kung ba, meron lang akong gusto i-share ng konti na ang pag-DXN po ay hindi madali. Hindi talaga madali. Napakahirap. Kaya lang nagiging mahirap lang yung isang bagay kung hindi ka marunong sumulong. Yun lang po talaga yung pinaka-importante. Alam mo, marami po kasi nag-DXN po, action. No? Tapos pag napagod, analyze, tapos mag-adjust, puro ganun. Ba't kaya hindi natin gawin yung ganito lang yung gagawin natin? Ilagay lang natin sa alphabet para mas madaling maunawaan po, lalo na po yung mga nagsisimula sa distributor. Alam nyo, ito lang yung maganda pong gawin. Letter A, dapat kapag kami naunawaan tayo sa pag-DXN, action natin. Let us take the action so that we malaman natin kung ano ba yung mga pwede nating ma-improve, i-adjust sa sarili natin. No? Kasi parang sa eskwelahan lang ito eh. Sa eskwelahan, para mag-grade 2 ka, kinakailangan ka mag-test. So, kinakailangan ipasa yung test. Yung test, kapag ito ginagawa natin, para lang ma-level up natin yung sarili natin, dapat at least sinisiguro pa natin mag 100%. So yung test, may multiple choice, meron tayong tinatawag na essay, meron tayong tinatawag na fill in the blank. Sa DXN po, hindi. Sa DXN,
experience po yung ating test. Marami po kayong pagdadaanan na sobrang hirap at talagang sakripisyo, dugo, pagod, gutom, lahat, antok. Meron po akong sinuportahan nun. Leader po sa Del Gallego Camarinesor, si Aisha Villanueva. Alam niyo po ba itong tao na to? Alam niya yung pangyayari noon mula alas 6 hanggang alas gabi ng madaling araw. Inaabot po ako sa bahay nila. At sa madaling araw na yun, sakripisyo, minsan hindi ko na kaya mag-drive, napapagod na yung mata ko, tumitigil ako sa isang gas station para magpahinga. Pero sulit po yun. Kasi ang nangyari po ngayon, alam niyo po itong taong to, bigla po siya talaga nagkaroon ng tamang idea o puso sa pag-DXN. Ang kanyang grupo po, sila Abdul sa JET, ay sa UAE, si partner Remyo, kung tawagin po sila eh Wonder Woman, Robin at Batman. Ngayon po, action din ginagawa nila. Ngayon, lagi ko pong sinasabi sa letter B, maniwala po kayo sa sarili ninyo. Nagawa ko po yun, kaya nyo. Yung paniniwala niyo po sa sarili nyo, mag-develop po ito ng creativity. Ano yung pwede kong gawin para magawa ko yung DXN? Now, kapag nag-i-start na po yung creativity ninyo sa utak ninyo, i-commit nyo yung sarili ninyo. Commit. No? Meron po tayong tinatawag na commitment. Ano ba yung dapat mong gawin sa pagkakaroon ng commitment? Dapat po meron tayong tinatawag, hanapin natin yung sarili natin. Sa commitment natin, hanapin natin yung sarili natin. Yung ating soul. Yung soul natin, ito yung magbibigay sa'yo at magtuturo kung paano mo sisimulan yung tamang pag-DXN mo. Gamitin nyo yung puso. Ito yung pinaka-importante, kinakailangan sa pagne-negosyo ninyo sa kayo. No? Ngayon, maliban po sa pagkakaroon po ninyo na tinatawag natin ng commitment o yung soul ninyo na hinahanap ninyo, dapat po alam mo din ang role mo sa buhay. Yung role mo sa buhay, ano po yung role mo? Magtatayo po kayo ng isang malaking network o isang malaking team grupo. Kinakailangan, you as a leader, kinakailangan meron kang role dito. Ano yung role mo dito? Ikaw yung maging role model. Gumawa ka ng tama para yung mga leader mo magkakaroon din silang ng magandang gawain sa pag-DXN. Kung ano yung nakita mo rin yun. Alam niyo po ako, isa sa role model ko po na masasabi, ano? Nung po ako panahon, nasa area po ni Mrs. Baby Procious, ma'am, salamat ng marami ma'am. Alam niyo po, yung pong tough love na binigay mo sa akin noon, alam ko, love mo naman ako eh. Kami naman eh, love mo. Yung tough love, ma'am, Baby Procious at Brother Romy na binigay niyo, including po yung mga masisipag dyan ng mga service center secretary, yung tough love na binigay mo sa akin, yung po yung nagbigay sa akin ng pagkakataon para yung commitment ko magawa ko. Kasi na-develop nyo rin ako ng napakaganda. Alam nyo po, napakaganda mag-DXN basta meron lang kayong letter D. Ano yung D? Yung pong D, ito po yung disiplina. Sa pagdating po sa disiplina, napakagaling po ng naranasan kong disiplina pagdating kay Upline for the Pagyan. Upline for the Pagyan and family, very, very thankful po ako kasi kayo po yung dahilan kung bakit po ako until now nasa DXN. Hindi man tayo nakikita, pero hindi po ako nagsasawang paulit-ulit napakinggan ko yung mga videos na naisisave ko. Na meron po ako mga training na napupuntahan na ako po yung umahatan sa inyo. So lahat, wala na kayong inulit. Paulit-ulit sa salita, disiplina, disiplina. Kasi talagang kinakailangan ako itayo ko po yung sarili ko sa pag-network. Now, I have my group. So gusto ko pong ipakilala sa inyo ang grupo ko. Baka po makikita nyo sa page. Ang pangalan po ng grupo ko ay Brilliant Crown Ambassadors. So ako po yung pinaka-leader. So marami po ako mga diamond, mga ambassador sa ilalim na headed by apply na Marjorie Paraino from DXN Agoo La Union and her families. Salamat po sa inyong lahat, sa mga taga-Agoo. Hindi po kayo business partner ko, naging pamilya ko po kayo. Ganyan po kaganda sa DXN. Salamat din po sa isang ambassador ko, kay Upline Arlene Aguas and her family. Yung nakuha ko po sa kanila is total package family support. I love you guys. Salamat din po doon sa mga tao na
hindi ko po ka-member o ka-grupo katulad nila Aklin Money Cream po lang, no? Sila po mga nagturo sa akin kay partner Richard Bantugan sa lahat at sa iba pa, ganun din po kay alam niyo, hindi lang po yung mga matatas na tao, gusto ko pong pasalamatan lalo na po diyan sa DXN Naga, lalo na po yung mag-asawa si Roger Salonga and Karen, mga partner. Alam ko kayo na yung susunod dito sa kinauupuan ko kasi ramdam ko kung paano niyo binabalyo at pinapahalagahan yung mga crossline ninyo. Dahil nakita ko rin yung disiplina ninyo. Next, letter E. Wala pong ibang pwedeng maging power sa inyo, ikaw pa rin at kung ano ang sitwasyon ng buhay natin ngayon, lalo ngayong pandemic. Hindi pwedeng mapower tayo kasi nandyan si upline ng ganito. E paano nga pag wala si upline? How do I empower myself? I empower myself because yung kung nasa puso ko, dumating ang time talaga na gustong-gusto ko yung lahat ng mga pangarap ko sa buhay. May paranas ko talaga sa mga mahal ko sa buhay. So, yung motivation ko ngayon, araw-araw, yung motivation ko ngayon, tinitingnan ko lang yung sarili ko, paano ba ako nabubuhay talaga? Eh, gusto ko mabuhay na mapayapa, maayos, masagana, no? So, empower po natin yung sarili natin. Huwag po tayong magkaroon ng takot. Tanggalin po natin. Wala pong pinararangalan o walang binibigyan po ng award ng ikaw po ay isang napakaduwag na tao. Binibigyan kita ng award. Meron po? Wala talaga eh. At ang pinaka binibigyan po talaga ng award, yung matatapang. No? Then, pagkatapos po yan, yung letter F, wala po kayong ibang gagawin. Focus. Sabi po nung isang nakausap ko nung nakaraan, sabi niya sa akin, upline, sabi niya, maganda yung maraming pinagkakaikutan, maraming ginagawa, maraming ibang pinagkakakitaan. Ginawa ko rin po yun. Ang dami ko pong mga iba't ibang klaseng naging negosyo. Actually po, nagkaroon din po ako ng pinagkaabalahan pa, kaya medyo tumagal ako kasi po ako po, nag-aral po ako ng natural science of alternative medicine at nakapasa po sa awa po ng Diyos, pinagkalooban po ako ng Department of Health PITA ng license para magkaroon po ako ng talagang legitimacy. So, yung passion ko talaga puro sa paggagamot, puro sa pagtulong, puro sa makatulong, gumaling ang tao. So, nung naisip ko po yung sarili ko ngayong pandemic, dumating yung time, diba, kailangan ko pala kasi kasulindi ng sarili ko. So, thankful po ako, sabi ko sa Lord, sabi ko, this pandemic, sabi ko, I will focus on yung talagang real kabuhayan ko talaga. I-focus ko po yung DXN. Kaya dumami yung aking mga member. So, nagkaroon po ako ng member sa abroad, hindi ko inaasahan po. Yung dati kong kasama sa pagninigo, sa pag-company ng ibang company, si Lenny Noble Franca, Lenny sa Jeddah, nako, sabi ko sa kanya, partner, hindi ko na kaya magturo ng personal, pero kung kaya mong gawin ng DXN sa live stream, napakaraming magagaling na speaker dyan, ano po, katulad po sa mga darating na araw, sabi ko, pagtiyagaan mo, pero nandito lang ako nakasupport sa'yo. Hindi ko pinapangako sa'yo na ako magpapayaman, ikaw pa rin ang gagawa ng kabuhayan at resulta mo sa DXN. So, naunawaan niya, nagkaroon siya ng mga, meron po akong kasama din na isa, si Saldi Arnaes, nasa Jeddah. So, kinontak ako ni Saldi, nagpadala ako ng pera siya sa misis niya, kay Ma'am Merlita Honsay, sabi niya, paki-register. Alam niyo po, kasi sa DXN, kailangan tumulong tayo. So ako po yung kausap ni Saldi, pero inilagay ko po siya doon kay partner Lenny. Doon po sa member ko sa Jeddah, para naman po masaya. At saka, sis, nasa isang area lang po sila para magkatulungan sila. So yun po yung nagiging, dito po sa DXN, tumulong muna tayo. Yun po yung pinaka-focus. Ang pinakamaganda po rito sa ginagawa ko ngayon, hindi ko po tinitingnan kung magkano yung kinikita ko. Ang tinitingnan ko po everyday, excited ako, sino yung mga tao na gusto kong makausap at matulungan, continuous lang, mahilig pa rin po akong makinig at manood po ng mga live stream ni partner Robin Cruz ng Zamboanga, isa sa pinaka-thankful po ako sa tao na yan, nagkasama kami sa Malaysia. Ayan. So, marami po ako naging kaibigan sa DXN, katulad po ng mga taga Cebu, si Mr. Presal Delicot. Dati po yung aking kasama-sama lang sa pagne-network sa isang lugar at pinakamasipag ngayon na live streamer si partner Ariel Adante. Partner, saludo ako sa iyo.
magaling ka, marami ka natutulungan. Ito po, ang pinakamaganda po isa, alam nyo, bakit po ako dito sa DXN Service Center Pampanga nagpunta? Nung napunta po ako dito sa DXN Pampanga, lockdown, walang-wala po talaga ako dito na magawa. Hindi ko po magawa. Unang-una, hindi ko kabisado yung lingwahe. Dito po ako inabot. So, umakyat po ako sa opisina ng DXN. Nakita ko po si Mr. Jaime Magsino. Nagpakilala ako sa kanya na isa po akong distributor. So, very accommodating si Sir. At nakita ko na hindi niya tinitingnan yung edad niya sa pag-DXN eh. Ang tinitingnan niya po kung paano niya po matulungan yung mga taong umakyat dito sa opisina. Kaya po, in behalf, talagang humingi po ako sa kanya ng paintulot, Sir. Buong mundo, Sir, ang nag-DXN at gusto ko pong i-acknowledge sa buong mundo na ang DXN Pampanga po, grabe sa product, umuulan. Lahat ng produkto andito. Hindi namin alam kung paano namin ito uubusin. At very thankful po ako, Lord, salamat. Sa paghihirap po ni Sir Magsino, nag-top 1 po siya sa pinaka-isa sa napakagandang award po ng company. Nag-top 1 sa recruit, sa sales, umabot kami sa fourth ng DXN categories na sa pang-apat kami. So, maganda po, napakaganda. Alam nyo, ang DXN, gawin nyo pong kaibigan yung lahat ng mga taong mga alam kong naniniwala sa DXN. Huwag kayong lapit doon sa mga nag-DXN na nag-DXN lang. Yung mga taong naniniwala sa sarili nila, bantayan nyo na po yan at ituloy-tuloy nyo yan kasi darating po ang time, mararanasan nyo po kung ano yung nararanasan po namin dito sa aming pag-DXN. Salamat po. Yung DXN po, lahat po ng kinikita ko sa DXN, nasosolve po ang lahat ng mga responsibilities, liabilities, wala po akong problema, magigising po ako kapag gusto ko nang magising at matutulog po ako kapag gusto ko nang matulog. Salamat po sa management. Alam niyo po, sa totoo lang, yung ibang tao po nagsabi sa akin, Chris, magla-livestream ka, hindi ko alam. Tapos ginawa ko, Sir John John, tawag ako, Sir, sabi ko magla-livestream. Magla-livestream pala ako, Sir, hindi ko alam ng ibang tao. Sabi niya kasi ako napag-utusan lang. Pero anyway, yung po yung isa sa lagi kong hinaharap sa challenge, kahit ano po yung dumating, basta ready ka lang, aralin mo lang. Lahat naman, posible po yan eh. So gusto ko rin magpasalamat kay Sir Dennis. Sir Dennis, salamat. Kasi alam mo, kahit noon pa, kilalang-kilala ko po kayo ng wala kayong ginawa kundi isipin yung katulad namin na mga nagsisimula. Hanggang sa ngayon, mabuhay po kayo. Yung pong nandiyan po sa mga opisina, hindi ko po halos kilala yung iba sa management. Pero welcome po, ah. Nakita ko po si Ma'am Juliet. Welcome po. Welcome sa DXN. Alright, maraming salamat, partner Chris, sa iyong very heartwarming na mensahe at siyempre mga pagbati mo sa mga business partner natin. So, alam niyo mga partner, marami tayong natutunan ngayon. Actually, nag-overtime tayo ngayon, pero sulit naman yung bawat oras na binahagi sa atin ni partner Chris. Maraming salamat, Chris. Alam ko, excited ka magkwento. Siguro mas maganda kung pwede niya na lang i-follow yung social media account ni Chris. Kung mayroon siya mga iba pang mga gustong ikwento, ibahagi kagaya ng ginagawa nila partner Ariel Adante. They are now live streaming using their own personal account. Tsaka lalo na maganda si Chris pag nagkwento dahil ang karamihan sa mga kinukwento niya more on products talaga because halos karamihan ng istorya ni Chris pagka nakakwentuhan niyo po yan ng personal more on product sharing talaga, no? Thank you Chris ha. Maraming salamat sir. Sa iyong oras, no? At mga partner, bago tayo magtapos, gusto ko lang muna samantalahin tong pagkakataon nito na magpasalamat po sa oras na binahagi niyo po sa amin. Isa pong karangalan na sinamahan niyo po kami sa loob ng mahigit isang oras sa araw na ito para po makinig sa ating bisita, si partner Chris Agot. At bago yan, gusto ko lang po i-share sa inyo isang part ng libro na nabasa ko. Ang pamagat niya ay Meditations by Aurelius na po. So sa libro na yan, sinabi niya doon, yung purpose, yung iba't ibang purpose po. So sabi nila na ang horse daw o yung kabayo, malalaman niya yung purpose niya kapag nananalo na siya sa karera. Yung aso naman, nalalaman niya yung purpose niya kapag halimbawa na isama siya
sa hunting or nabantayan niya yung bahay na binabantayan niya. That is their purpose. Tayo naman po bilang human being, our purpose is to help and to support and to serve one another. At yan yung pinakita ng ating bisita ngayon. Makikita niyo po na siya ang unang-una pa lang, pagpasok niya pa lang, no, ang unang-una niyang binahagi. He is serving his family, tumutulong siya sa pamilya niya. Pagkatapos nung nag-DXN siya, he is always looking for people to help when in terms of sa kalusugan. Pagkatapos nun, binahagi niya rin po at humanap din siya ng mga tao na tutulungan naman in terms of finances. Ladies and gentlemen, yan po yung lesson na natutunan natin ngayon. Kaya siguro kung bibigyan ko na naman to ng pamagat, no? Eh, yun ulit, no? Ha? Purpose talaga, no? At yan yung purpose ni Partner Chris. At sana, mahanap niyo rin kung bakit kayo nandito sa negosyo na to. Find your purpose, find your passion at gawin ninyo and follow your dreams. At maging inspirasyon po yung kagaya ng ni Partner Chris Agot sa atin. Kung paano siya na-inspire dati lang, nanonood lang siya at pinapanood niya na gusto niya mangyari ito sa kanya. May bahagi, mangyari sa kanya yung nangyari sa ibang mga naging successful sa DXN. Sana po maging inspirasyon din natin yung kwento ni Partner Chris. And thank you, Chris Agot. Maraming salamat. Thank you po, DXN Management, for giving me an opportunity to host this wonderful event. Once again, good morning, DXN. And kita-kits ulit tayo sa mga susunod pa nating live stream. Thank you po. God bless. And good morning once again, DXN. Thank you po. Bye.